Isa pang malaking pasabog sa pagdinig ng Senado ang umano'y pagtulong ng isang dating PNP chief para makatakas si Alice Guo. Inusisa rin sa pagdinig ang in-advance na pirma ng dating alkalde sa kanyang counter-affidavit. Nagbabalik si Mayan Los Baños. 200 million pesos. Ganyan daw kalaki ang perang pinansuhol umano sa isang mataas na opisyal ng Bureau of Immigration para makalabas ng Pilipinas, si Alice Guo o Goa Ping. Inaalam na yan ng BI. Pero ang mas nakakagulat ayon sa PAGCOR, hindi lang immigration official ang sangkot, kundi isa pang mataas na dating opisyal daw ng PNP. Alin pong PNP units ang binabanggit sa usap-usapan? Hindi PNP unit, ma'am, but personalities. PNP personalities. Sino-sino po? I think it was mentioned the former chief PNP. Which one? I don't know, ma'am, but former chief PNP daw. Bukod dyan, meron din daw mga police personnel na tumatanggap ng buwanang suhol mula sa dating alkalde. Hindi nabanggit ang kanilang mga pangalan dahil biniverify pa ito ng PNP. Si Senator Ronald Bato de la Rosa naman, na dating hepe ng PNP, agad nilinis ang kanyang pangalan. Pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I am concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya mayroong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala. Kilala mo ba ako? Unang linggo ng Hulyo nang umalis ng Pilipinas ang dating alkalde ng Bamban-Tarlac. Sa pagdinig kanina, lumabas na August 14 ang petsang nakalagay sa counter-affidavit ni Guo para sa kasong qualified human trafficking. Tanong ng mga senador, paanong napirmahan niya ni Guo noong Agosto kung Hulyo pa lang wala na siya sa bansa? Required kasi sa pagpapanotaryo na dapat humarap ang mismong pumirma. Paliwanag ng dating alkalde. Yung last page po ng document po, na-sign ko po. Na-sign mo saan? Na-sign ko po bago po ako umalis. Gawa na ba yung affidavit? Opo, partially may natapos na po. Kumbaga, in-advance ni Alice Guo ang pagpirma niya sa huling pahina at idinikit na lang sa kabuuan ng counter-affidavit. Ang sekretary raw ng dating alkalde na si Kat Salazar ang inutusang mag-print ng dokumento at magkabit ng last page. Yes po, Your Honor. Pinakuha po ni Ma'am. Saan nang galing yung signed documents? Tumawag po siya, Your Honor. Ang sabi po niya, punta daw po ako sa bahay niya, may kukunin po isang brown envelope. Nasa drawer po niya, Your Honor, sa room po niya. Ang sabi po niya, i-attach ko daw po sa last page nung affidavit po niya. Inutusan din daw si Salazar na humingi ng tulong sa executive assistant ni Sual Mayor Dong Calugay para makahanap ng abogadong magnonotaryo. Isang kadante ang sinasabing hininga ng tulong ng tauhan ni Mayor Calugay. Dito na pumasok sa eksena ang isa pang sekretary ni Alice Guo na si G. Pepito. Mula kay Salazar, dinala kay Pepito ang counter-affidavit. Saka naman ito inihatid ni Pepito kay kadante na siya namang nagpanotaryo. Empleyado lang po kami. Sumunod lang po kami kung ano po yung instruction sa amin. Regarding naman po doon kung alam po namin, actually po, yung totoo po, hindi po talaga namin alam kung nasan po si ma'am. At kung... So, nang tanungin si Guo tungkol dito, matipid ang kanyang sagot. Sinong abogado nag-prepare nito at pinirmahan mo 1.5 months ahead of the counter-affidavit? Opo, Sen. May kaso na po final po sa akin ay invoke my right against self-incrimination. Pati si Attorney Elmer Galicia na siyang nagnotaryo sa counter-affidavit, naging maingat din sa pagsagot. Biktima po ako. I am invoking my right against self-incrimination po. The matter has Attorney, been please. Biktima please don't kayo? Take the track of Guo Huaping. Kasi binigyan pa ulit ni Committee Chairperson Senator Risa Honteveros ng pagkakataong magpaliwanag si Galicia, pero nagmatigas siya. Again, Your Honor, I'm invoking my right against self-incrimination because that will tend to incriminate against me, Your Honor. Nagbabalita mula sa frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.